Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. Ito naman si Kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Ang pag-aaralan po natin sa videong ito ay ang tungkol dito sa types of rook o yung iba't ibang uri ng bubong. Kasi kung magpapagawa tayo ng bahay, napaka-importante po na alam natin ang gusto nating bubong. Bali, yan po kasi yung isa sa magpapaganda at magpapatibay sa kalalabasan ng ating magiging bahay. Kaya sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo, may matututunan po kayo sa topic nating ito. Ang una po nating bubong na pag-uusapan ay isa sa pinakamadalas na gamitin na bubong no, dito sa Pilipinas. At isa sa pinakamatipid na paraan para makagawa po ng isang bubong. Kaya dito po sa Pilipinas, normal na po na makakakita tayo sa klase ng bubong na ito. Ang bubong po na sinasabi ko ay ang tinatawag na dos aguas o yung tinatawag na gable rook. Ito po yung tinatawag nating gable rook. Bali, dalawa pong side yan. Ito pong sa kanan at saka dito sa kaliwa. Ito po yung tinatawag sa English na gable roof. Or sa Tagalog po, madalas po nating tawagin ito, dos aguas. Ito po yun. Ang susunod po nating bubong na pag-uusapan ay ang hip roof o tinatawag na cuatro aguas. Ito po yung tinatawag na pyramid hip roof. Mukha po siyang pyramid. Kaya bali ito po, cuatro aguas po ito. Bali apat na side po yan, no? Kaya papiramid po yung itsura niya. Ito po yung tinatawag na cuatro aguas na pyramid hip roof. Ayan. So dito po sa atin, no? Bihira pong magamit yung pyramid hip roof na yan o yung cuatro aguas na bubong. Bali sa actual, ito po yung itsura ng pyramid hip roof o yung cuatro aguas na ang itsura niya ay mukhang pyramid na bubong. Ito po yun. Yung po namang itsura ng dos aguas natin, no? O yung tinatawag na gable roof, ito naman po ang itsura niya, no? Bali, dalawang side po siya, no? Ito po yon. Bali, yan po yung tinatawag na gable roof o yung dos aguas natin. Ang susunod po nating pag-uusapan na bubong, no? Kung meron po tayong dos aguas, meron po tayong hip roof o yung pyramid hip roof, no? Cuatro aguas. Meron po tayong butterfly roof naman. Ito po siya. Mukha po siyang butterfly kung titingnan natin, no? Ayan po yung butterfly roof. Dito po sa atin, no, bihira pong gamitin itong butterfly roof na ito. Mukha po siyang butterfly. So yung buhos po ng tubig, no, sa papunta po siya sa gitna, no. Ayun po. Tapos may gutter po sa gitna. So meron po tayong downspout sa may bandang side na ito. Ito po yung tinatawag na butterfly roof. Sa actual ang itsura po, no, ng butterfly roof, ito po siya. Ayan, no? Mukha siyang pa-butterfly. Ayan. Bali, ang takbo po ng tubig sa may bandang gitna, no, ng bahay. Ayan. Meron po siyang gutter sa gitna. Kung titingnan po natin, maganda rin po naman yung design, no, ng butterfly roof. Ang susunod po nating pag-uusapan, no, itong tinatawag na flat roof naman. So, ito po yon, no? So, flat na flat po siya, ayun, no? Bali, kung uulan po, dito babagsak yan. Pero sa totoo lang po, kahit nasabihin flat roof ito, hindi po siya flat na flat na ang angle is 0 degree, no? Bali, kahit paano, naka-slant po yung bubong na yan, no? Yan po yung tinatawag na flat roof. Para pag umulan, no?
ang bagsak po niya ng tubig sa isang side, agos po. Hindi po siya 0 degree angle, no, yung pagkaka-flat nito. Siguro mga 2 to 5 degrees o hanggang 10 degrees. Ayan po yung pagkaka-flat ng roof na ito, no. Pero kung titingnan po natin na flat na flat po siya, no. Pero hindi po siya 0 na pagkaka-flat. Ayan po yung tinatawag na flat roof. Ito po yung hitsura, no? Pagkakadesign ng bahay na flat roof. Maganda rin naman pong tingnan. At ito pong flat roof na ito, no? Sa tingin lang po natin, sa unang tingin pa lang, matipid po ito, no? Kasi po yung mga trusses, no? Halos wala tayong magiging gastos sa trusses dito, no? Ito po 'yon, no, yung flat roof. Mga rafter lang po, no. Ayun na magiging gastos natin dito, wala nang part ng trusses 'yan, no. Bali diretso lang. Ayun po, tsaka na lang purlins, no. Kung titingnan natin flat na flat, pero hindi po flat talagang 0 degree 'yan. Ayun po yung itsura ng flat roof sa actual house, no. Ang susunod po nating pag-uusapan, no, ito naman po yung tinatawag na shed roof, no. Ito po 'yon. Ito po talagang obvious naman na nakikita natin na naka-slant naman po siya, no. Bali hindi po siya flat, no. Ayan. So pag umulan, diretsong tulo yung agos, no, dun sa likod. Ayan po yung tinatawag na shed roof naman, no. So kung ito flat, ito na halos zero, no? Ito po, kitang-kita naman, naka-slant naman po yung bubong niya. Yan po yung tinatawag na shed roof. Bali, sa actual po, kung titingnan natin yung shed roof, ito po, no? Ayan po yung itsura, no? Pag shed roof, no? Yung actual na bahay, no? Ito po. Naka-slant po siya, no? Naka-angat po dito sa harap, no? Pababa naman dun sa likod. Ayan po yung shed roof sa actual na bahay, no? Ang susunod po nating bubong na pag-uusapan, ito pong mansard roof, no? Kung titingnan po natin na flat po siya sa taas, no? Tapos pyramidal po naman siya ang itsura, kaya lang para po siyang putol na pyramid. Ayun po. Yung pong design ng bubong na 'yan, no. Bihira pong makita 'yan dito sa atin, no, sa Pilipinas. Ayun po, no. Kung titingnan po natin 'yan sa tunay na bahay, no. Ito po ang itsura niyan. Bali, ito po yung itsura, no, ng mansard roof, no. Pyramidal po ang dating, tapos flat po siya sa taas, no? Nakapa-taper po siya, no? Ayan, yung bubong na yan. Ayan po yung mansard roof. Dito sa atin, bihira pong magkaroon ng ganyan na bubong, no? Sa US po, yan, madalas, saka sa ibang bansa, sa Europe. Ito pong sunod na bubong, no, na ipakikita ko, ito po isa sa pinakamadalas na bubong na makikita natin dito sa Pilipinas. Ito po yung hip roof. Ito po yon, no? Cuatro aguas. Ito po yon, no? Ito po yung isa sa madalas na ginagawa na bubong dito sa Pilipinas. Ito po yon, yung cuatro aguas na yan. Bali sa actual, ito po yan, no? Ito po yon, cuatro aguas. Ayon. Ayon po, no? Sa actual na bahay. Bali, ilan lamang po yung mga yon, no, sa mga design ng iba't ibang uri ng bubong or types of roof. So, i-search nyo lang po sa internet, no, para makapag-design po kayo ng gusto nyong bahay. O bubong ng bahay pala, no. Ayan po yung mga iba't ibang klase ng bubong. Bago po tayo magtapos, no, paki-shoutout po si Kaheartbeats TV, Pasok TV, tsaka si Red Shadow Escabosa. Napakaganda po ng mga channel na yan. Sana po panoorin nyo yung mga content nila. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat.